Magandang araw at welcome mga ka-farmers. Tatalakay natin ang baka. Nung nanganak, after 2 months... biglang nagkasakit. At yun na nga, nagtatae. So tatalakay natin ang mga common na problema sa baka ngayon mga ka farmers. So tara, puntahan natin ang aking nag-iisang baka. So samahan niyo po ako. Ah, ito na mga ka farmers, dito na po tayo sa aking baka. So ayan. Medyo payat siya dahil may anak to na kasumipsip ng gatas. Nagbigay din tayo ng cattle concentrate dito mga ka-farmers. Saka sa araw, ilagay natin dito sa damuhan. Ito. Pero itatali lang natin siya dahil walang bakod ang lugar na to. So, ayan. Ito yung sinasabi ko na may nanganganak 2 months ago, nagtatae. So siguro sa sobrang init at ulan, pabago-bago ang klima, so nangyaring tinamaan siya ng sakit. So nung umpisa, parang narinig ko na may ubo at sipon. Ayan. Then binigyan natin ng gamot. So after 5 days na treatment sa gamot, ayan, nagtatae na siya. So binigyan natin ng gamot na powder na Doximol. So gawa ito ng Parmabet. So kombinasyon siya sa chlorotetracycline, doxycycline at thiamolin. So may paracetamol at B vitamins. So na-cure natin. So ito na ngayon, kondisyon na siya. So malakas na kumain. So napakainam, alagaan ang baka ka mga ka-farm. Alagaan dahil resistant siya sa sakit. So hindi siya basta-basta tamaan. Kaso lang nung panahon na 'yon, eh matindi ang ulan. So halos araw-araw, mga 2 o halos 3 linggo, walang puwang ang ulan. So kaya nung una wala tong bahay. Wala siyang silungan. Kaya nagkasakit. Buti na lang may kamot tayong naibigay at naagapan agad yung iniindaan niya. So ayan mga ka-farmers, 2 ang sakit na naranasan ko dito. Una, itong respiratory, ubo at sipon. So ang pangalawa, pagtatae. So yun lang naman ang common na sakit sa baka dito sa atin. Kapag iilan lang. Pero kung maramihan na yung alaga natin, so may mga bakuna din na binibigay natin dito sa mga baka. Kasi habang lumalaki yung grupo nila, yung herd ng mga baka, mas lalong komplikado ang sitwasyon. Pero kung ganito lang 1, 2 o hanggang 5 o kahit 10 baka meron tayo, so makaya-kaya na din. Pero mas maganda din kung magbakuna tayo. So kung anong bakuna ang pwede nating iturok, pwede kayong pumunta doon sa Department of Agriculture, sa mga munisipyo natin, para ma-advisean po kayo. At pwede na din sila ang mag-initiate sa pag-i-inject ng bakuna. So ito palang bakanto ang nung hindi manual na
pakasta ang ginawa natin nung naglaland eh. Artificial insemination. So, tinurukan ang baka na to ng similya ng galing sa mga malalaking breed. So, ang pinaturok natin dito na o pinabigay natin na breed na similya dito ay sa yung pang dairy o pang pagatas, yung Holstein. Ayan mga ka-farmers, sana makapagbigay tayo ng konting informasyon sa ating alagang baka. At sana may dagdag ninyo sa inyong pagbabaka. So, ayan mga ka-farmers, magandang araw at happy farming!